Today, Canadian Prime Minister Justin Trudeau introduced legislation to legalize physician-assisted suicide. It's a deeply personal issue that affects all of us. Some believe it is their only option. Ano ang nangyari sa Canada ngayon? Ang pagkawala ba ng Canada sa sitwasyon ay kasama sa mga katuparan ng mga hula sa Biblia? O ito ba ay tanda na tunay na malapit na ang ikalawang pagdating ni Kristo? Sa gitna ng mga krisis sa mundo na kinakaharap natin ngayon ay may tanging pag-asa. Bakit? Dahil nangako ang Diyos sa atin ng bagong langit at bagong lupa. Kaibigan, paki-like at i-share ang video na ito sa lahat na kung saan ang bawat video ay nakasentro kay Jesus at sa pabalita ng tatlong anghel. Maligayang pagdating, kaibigan, dito sa Vince Traveler's Diary. Ngayon ay dadalhin ko sa inyo ang pitong katotohanan tungkol sa langit. Una, ang dagat ay mawala na. Ang unang bagay na nakita ni Juan sa bagong lupa ay wala ng dagat. Ayon sa mga Apokalipsis, Kabanata 21, Talatang 1, maaaring nangangahulugan ito na ang mga karagatan ay hindi na iiral. Ngunit ang mga talatang ito ay maaari ding unawain bilang metaphorical na ang kasamaan ay mawawala na dahil nabanggit na kung saan sa dagat ay nagmula ang kaaway ng Diyos at ang kanyang mga tauhan. Apokalipsis Kabanata 13, Talatang 1. Ang Antikristo, ang hayop ay nagmula sa dagat at sa pamamagitan ng pag-alis ng dagat, ang kasamaan na nagdulot ng takot at paghihirap ay tinanggal din. Gayunpaman, ang pahayag nito ay lumilitaw na sa bagong lupa ay wala ng dagat na sumasalamin sa karanasan ni Juan sa isla ng Patmos. Para sa kanya, ang dagat ay naging simbolo ng masamang paghihiwalay at pagdurusa niya sa isla ng Patmos. Ang kanyang karanasan ng pagdurusa sa Patmos ay paglalarawan ng pagdurusa ng mga tao ng Diyos sa buong kasaysayan. Sa huling pangitain, ang unang bagay na kanyang napansin ay wala na ang dagat sa bagong lupa. Anuman ang iyong isla sa Patmos sa iyong buhay, ay makikita mo pa rin ang kapayapaan, katiwasayan at kalayaan mula sa ating Panginoong Jesus. Ang pangalawa ay wala ng araw at buwan. Habang si Juan ay nasa loob ng banal na lungsod, ay nakita niya ang mga kalye ay gawa sa purong ginto na tulad ng isang salamin. Sa Apokalipsis Kabanata 21, Talatang 21, sinabi niya na hindi na kailangan ng lungsod ang liwanag ng araw unang buwan dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ang siyang nagbibigay ng liwanag para sa mga nananahan dito. Kaya walang gabi sa lungsod. Ito ay ang katuparan sa isa pang hula ni Isaias tungkol sa niluluwalhating Zion. Wala na sa iyo ang araw para sa liwanag ng araw o buwan para magbigay ng kanyang ningning. Dahil magkakaroon ka ng Panginoon para maging iyong walang hanggang liwanag. Isaias Kabanata 60, Talatang 19 hanggang 20. Ang mga pintuang bayan ng lungsod ay hindi nagsasara maging araw man o gabi. Isaias Kabanata 16, Talatang 11. Ang pintuan ay pinatiling bukas para sa lahat ng mga tao na pumupunta sa presensya ng Diyos. Ang tanging kondisyon lamang bago ka makapasok sa bagong Jerusalem ay dapat na nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Apokalipsis Kabanata 21, Talatang 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay
ng nakarumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay na kordero. Sino ang hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sila na sumasamba sa hayop na siyang Antikristo na umiinom mula sa saro ng Babylonia na puno ng kasuklam-suklam at maruruming mga bagay na mababasa mo sa Apokalipsis, Kabanata 17, Talatang 4. At natagpuan nila ang kanilang wakas sa lawa ng apoy. Ang ikatatlo ay wala ng sakit at kamatayan. Ano ba talaga ang nangyari sa Canada? Ngayon, ano ang kalagayan ng mga nagugutom na mahihirap at may mga kapansanan sa bansang yaon? Sabi ng isang artikulo sa Forbes.com, ang Canada's permissive euthanasia laws ay nagpaningas ng debate kung ano ang tunay na kahulugan ng kapansanan. Narinig mo na ba ang tungkol sa maid or medical assistant in dying? Ito ay legal sa buong Canada. Kung mababasa mo ang isang artikulo mula sa mikatornet.com, ang Canada sa wakas ay kanyang napagtanto na ang e-laws o euthanasia law na ito ay isang malaking sakuna para sa karapatang pantao. Sabi sa artikulo na ang mga tao na nag-a-apply ng maid, ang kanilang mga dahilan ay dahil wala silang tirahan o dahil hindi sila nagkaroon ng access para sa pangangalaga ng kanilang mga mental at kalusugan o dahil sila ay wala ng pamilya at nag-iisa na lamang. Nagsimulang magpagtanto ng mga tao na ang mga bagay nito ay mali. Sabi ng isang Kristiyanong itiko na si Gilbert Mailander, dapat nating i-maximize ang pangangalaga sa halip na i-minimize ang pagdurusa na maaring kasama ang pag-alis ng mga nagdurusa. Ano ang mga aral na maaring matutunan natin mula sa batas na ito? Ang Biblia ay nagtuturo na ang pagdurusa ay hindi kinakailangang bagay na dapat iniiwasan. Bakit? Dahil ang sabi sa Roma, Kabanata 5, Talatang 3, ito ay nagtuturo sa atin na tayo'y magalak sa ating mga paghihirap dahil ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. Sabi ni Santiago, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang mga tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos na ito ang nagbibigay sa atin ng taglay na dignidad at upang ating pahalagahan ang ating mga buhay sa isang punto. Sa pagtukoy na kung ang ating mga buhay ay walang halaga ang pamumuhay, ay magsisimula na tayong tanggihan ang dignidad at ang kahalagahan ng buhay ng tao. Ang anyo nito sa lahat ng yugto na ang pinakasentro na tema ng Ebanghelyo para dito ay siyang pinakalayunin kung bakit ipinanganak, namatay at muling nabuhay si Kristo. Igalang ang buhay, kaibigan, ng bawat tao sa anumang punto dahil ito ang pinakadiwa ng misyon ni Kristo sa sangkatauhan. Apokalipsis, Kabanata 22, Talatang 2. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pagpapagaling sa mga bansa. Malinaw na tinutukoy ng talata na ang dahon ng puno ay upang pagalingin ang lahat ng mga bansa, hindi individual. Ang bagong Jerusalem ay tinatahanan ng mga tao ng lahat na mga angkan, mga wika
at mga bansa. Apokalipsis, Kabanata 7, Talatang 9. Si Propeta Zacarias ay napropesiya, maraming bansa ang magsama-sama sa Panginoon sa araw na iyon. Sila ay magiging aking mga tao. Maraming mga bansa ang bumubuo bilang mga tao ng Diyos. Ang lahat ng mga hadlang na nagpapahiwalay sa mga bansa ay inalis. Ang nakakagamot na daw ng puno ng buhay ay nagpapagaling sa lahat ng sugat na dulot ng mga hadlang na naghati sa mga tao. Ang ika-apat, ang kasalanan ay hindi nababangon muli sa pangalawang pagkakataon. May mga katanungan sa bagong langit at bagong lupa ba, ay babangon ba uli ang bagong rebellion? At magkakaroon ba ng pangalawang Lucifer? Ang paghihimagsik ay dilinaw ng Biblia sa Nahum Kabanata 1, Talatang 9. Wawasakin niya ang kanyang mga kaaway at ang paghihiganti nila di na mauulit pa. Sa pangalawang pagkakataon, tiniyak ng Diyos na lahat na napapasok sa langit ay tunay na umiibig kay Jesus para magiging imposible para sa pagbangon ng ikalawang paghihimagsik. Ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit at ang mga bakas ng nakaraan ay ganap na malimutan. Pagkatapos sunugin ang mundo, ang Diyos ay lilikha ng bagong langit at isang bagong lupa at ibabalik ito sa kanyang mga tao na puno ng kagandahan at kaluwalhatian na gaya ng Eden noong bago magkasala ang tao. Ang kakilakilabot na ginawa ng kasalanan at lahat ng nakaraan ay malilimutan. Ang trahedya ng larawan ng impyerno ay mawawala. Ang isang taong hindi makapasok dito sa ginawang kamanghamanghang kaharian ay ginawa niya ang pinakamalungkot na pagpili na panghabang buhay. Ang ikalima, wala ng pagkabagot, walang stress, deadlines at malungkot na katapusan. Sa Awit Kabanata 16, Talatang 11, ituturo mo ang landas ng napatungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Isipin mo ang buhay na walang pagkabagot, wala ng mas maraming mga deadlines, wala ng stress o malungkot ng mga pagtatapos sa lahat ng bagay. Isipin mo ang isang buhay na puno ng pag-aaral at pagsasaliksik at paghahari, buhay na puno ng lakas at kasiglahan, at hinding-hindi na matitigil ang pag-aaral tungkol sa pag-ibig ng cross, ang sakripisyo ni Jesus na magpakailanman. Isipin mo ang ginawa ni Jesus na kasiyasiya at makabuluhan at inialok ang kaligayahan para sa kapakanan ng iba. Ito ang magiging buhay sa bagong lupa. Ang ika-anim, magtatayo ka ng mga bahay at ikaw ang titira sa mga iyon. Isayas, Kabanata 65:21, magtatayo sila ng mga tahanan at kanilang titirahan, magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. Ang mga disyerto ay magiging mga paraiso. Ang bawat hayop ay magiging maamo. Walang nilalang na gaya ng lobo, leon, mga mababangis na hayop ay maninila ng mga mahihina at maliliit na mga nilalang, at ang mga maliliit na mga bata ay makikipaglaro sa kanila. Isayas Kabanata 11, Talatang 6 hanggang 9. Sa Isayas Kabanata 65, Talatang 25, hindi na magkaroon ng sumpa. Ang sumpa ng kasalanan na gaya ng nakadetalye sa Henesis Kabanata 3, Talatang 7 hanggang 19, at wala ng higit pang anumang uri ng mga karahasan, wala ng krimen, bagyo, baha, lindol, mga pinsala, at wala na ring dungis na matatagpuan. Apokalipsis Kabanata 21, Talatang 27, hindi na magkaroon pa ng mga taberna ng mga naglalasing, ng mga inuming nakakalasing, pornografiya, o anong iba pang uri ng karumihan sa bagong kaharian. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang ikapito, hindi ka na magugutong umauuhaw.
Ayon sa Apokalipsis, Kabanata 7, Talatang 16, sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang makapapasong init dahil sa tupa na nasa sentro ng trono. Kaibigan, ang ating mga buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Isang pag-iinsayo para sa buhay na darating. Ang pinakamahusay na bagay tungkol sa langit ay hindi ang mga gintong lansangan at mga perlas na mga pintuan. Ang pinakamagandang bagay sa langit ay ang makasama natin si Jesus ng mapawalang hanggan. Hindi natin lubos na mararamdaman ang epekto ng ating mga ministeryo hanggang sa hindi pa tayo nakarating sa langit na bayan. Nais mo bang maging isang mamamayan sa langit balang araw? Kaibigan, pakitype po sa inyong mga comment section. Nais kong makasama si Jesucristo magpawalang hanggan. Kaibigan, ibahagi po natin sa lahat ang video na ito. Naway tayong lahat ay patuloy na hanapin ang mga katotohanan mula sa programang ito ng Vince Traveler's Diary ng mga historia, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.